Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, isang pinagpalang araw po sa ating lahat saan man po kayong lupalop naroon ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi kung kailan niyo po inire-replay itong devotion na ito. Ang dalangin ko po, lahat tayo ay nasa magandang kalagayan at salamat dahil patuloy po nating nararanasan ang kabutihan, katapatan, at kagandahang loob ng ating Panginoon. Ini-invite ko po ang bawat isa na i-share po itong ating devotion sa mga timeline po natin, sa ating group chats, saan man pong social media platform meron po tayo upang tayo maging pagpapala po sa ating mga kapatid, ating mga kaibigan, at kahit po sa mga stranghero, strangers, mga friends natin sa Facebook o saan mang platform yan na makakadaan po ng video na ito. At mapagpala sila sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon at muli may oportunidad po tayo na magsama-sama ulit, magsalo-salo, na makinig ng kanyang mga salita. Ang devotion po natin ay nanggagaling po rito sa Door of Faith, District 6, sa Calamba City, Laguna, Philippines. Ngayon po umagang ito, pag-uusapan po natin ang isang bagay na ngayon ay medyo naliligalig ang mga Kristiyano o kahit hindi Kristiyano mga tao sa dami ng kabi-kabi lang pwedeng umabala sa atin. Minsan nawawala tayo dito. Saan? Sa focus. Kaya ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ang bagay na ito at pinamagatan natin itong stay focused. Yan, i-type nyo po dyan, stay focused. Purihin ang Panginoon. So, mapakristyano o hindi, napakaraming mga bagay na pwedeng sa atin ay magpalingon o kaya madiskaril yung ating daan dahil maraming mga lumiligalig, maraming pwedeng pagkaabalahan. Ngunit dito sa ating pag-aaralan ay minsan yung kaligaligan ng buhay ay nadidiskaril na rin tayo mismo sa ating pananampalataya. Kaya paalala po sa atin ang ating pag-uusapang teksto sa Hebrews chapter 12 verse 1. Narito po ang salita ng Diyos, Hebreo kapitulo 12, talatang 1. Ang sabi po riyan ay ganito, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa Diyos sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. At buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. At ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. So ngayon po na marahil sunod-sunod ang nababalita natin na hindi maganda kaysa sa mga magagandang balita sa paligid, ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa ating pag-aaralan ay tumingin tayo sa Panginoong Jesus. So doon muna tayo mag-umpisa doon sa verse 1 na sinasabi doon na napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya natin sa Panginoon. So sino ba itong mga ito? Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So ito yung mga nasa chapter 11. Kung babasahin natin doon at babalikan, ang mga lingkod po ng Diyos sa Biblia na nagpakita ng dakilang pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sina Abraham, sina Gideon, sina Moses. Makikita po natin sila dyan pag ating binasa. At nasa isipan po ng sumulat ng Hebreo na napipicture niya yung mga previous na champions of faith. Yung mga nauna po sa atin as spectators from the heavens na kung sila ay nakarating doon at sa paghihirap nila ay talagang nagtuloy sila kahit yung ilan ay nilagari, kahit yung iba'y naghirap, kahit yung iba'y pinakain sa leon, pero naroon sila sa langit at nag-cheer sa atin at nagsasabi na go on, press on, you overcome. No? Dahil totoo ang pangako ng Panginoon ng lahat na nagmamahal sa Kanya, tatanggap sa Kanya at mananampalataya, tatanggapin ang inaalok niyang biyaya ay bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At pagdating doon ay matatapos ang lahat ng paghihirap natin. So ngayon,
makikita natin mga kapatid, isa po doon na talagang nakita nating nanampalataya, i-discuss ko po ay si Noe. Kilala po natin si Noe, alam niyo po sa kanyang pagsunod sa Panginoon, halos ang duration po ng kanyang pag-build ng ark ay almost 55 to 75 years. So pagpalagay na natin, siguro 70 years niyang binild yung ark. Biruin ninyo, napakatagal kasi napakalaki po nun. At yun ay ginawa niya hindi sa tabi ng dalampasigan, kundi doon po sa tuktok ng isang bundok. Ano po, kaya nabansagan siyang nababaliw o wala na sa katinuan, kasi sino nga naman ang maggagawa ng malaking arka sa ibabaw ng bundok? Pero alam ninyo, yung pananampalataya niya, hindi siya natinag. Talagang nagpatuloy siya hanggang sa matapos niya yon. At ang katapos-tapusan ng naligtas lang ay yung mga hayop na kasama niya sa arka at yung kanyang buong sambahayan. Pero alam niyo po ba na si Noe, nung umulan ng 40 days and 40 nights, alam niyo po, almost 1 year silang nasa loob ng arko na yon. At wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Panginoon ay nagsalita kay Noe sa loob ng 370 days. Siguro kung 40 days and 40 nights siyang nandun, ay umuulan, siguro iniisip niya, ah, matatapos din tong ulan. Hindi, halos isang taon na sila nagfo-floating doon at wala tayong mababasa sa Biblia. Nagreklamo si Noe, pagkatapos sa isang buwan mahigit, lumipas ang 2 buwan, lumipas ang 3 buwan, lumipas ang 4 na buwan, at nagtanong na siya sa Panginoon, kala niyo po ba ililigtas niyo kami? Bakit hanggang ngayon floating pa rin kami? Pero nakakatuwa kay Noe yung pananampalataya niya sa Panginoon. No, kahit na sinasabihang baliw siya, kahit na sinasabihang siya ay wala sa katinoan, walang naniniwala sa kanya, kahit na halos abutin siya ng isang taon na biruin nyo, nakakulong siya doon sa arka, siguro pag naglilinis siya ng mga hayop na nandun, siguro hindi magandang amoy, pero wala tayong mabasa sa Biblia na si Noe ay nagreklamo sa Panginoon. At ang nakakatuwa kay Noe sa kanyang pananampalataya, isa po ang nakita ko rito sa Genesis chapter 6 verse 22. Sabi po dyan, so Noah did everything exactly as God had commanded him. Grabe yung faith niya sa Panginoon, si Noe. So mag-focus po tayo. Biruin nyo, si Noah, focus na focus siya. Sa loob ng almost 75 years, naroon yung kanyang focus na kahit na siya'y tinutudyo, kahit na siya'y kinukot siya, kahit walang naniniwala sa kanya, he kept on doing the art. He kept on telling people na magsisi na kayo, no? Siya'y nangangaral, ngunit walang naniniwala sa kanya. Dahil po, bakit, mga kapatid, ang ating paniniwala sa Panginoon ay hindi dapat nasasalamin ng pangyayari sa paligid o ng kung ano ang nakikita natin o nararamdaman natin. Ang pananampalataya natin ay nakasalig sa kung anong sinabi ng Panginoon. So paano ba tayo magfo-focus? Una, kagaya ng sinabi ng ating pinag-uusapan ngayon na talata, alisin natin ang mga hadlang. We throw off all hindrances. So, mga kapatid, alisin daw natin ang mga hadlang. Sabihin nga natin dyan sa comment section, alisin ang mga hadlang. Yan, type ninyo. Kasi po, dalawang bagay yung binanggit doon sa ating talatang pinag-uusapan. Ang sabi doon, talikuran ang mga kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. So, pag-usapan muna natin yung mga hadlang. Ano ba yung mga hadlang ngayon? Minsan, yung mga masasamang gawain, pas na tayo dyan eh. Alam na natin na masama yun, napagtagumpayan natin yun. Pero kadalasan, nabubulag tayo na akala natin yung mga bagay na ating niyayakap ay nakakabuti pala sa atin. Ngunit yung pala ay isang hadlang na. Akala natin okay lang yan, akala natin sige lang, tuloy lang yan. Pero hindi natin alam, yung pala'y nagiging hadlang. Basahin po natin itong quote na ito. Our choices are not always between right and wrong, but between something that may hinder us and something else that may not. So, nang ibig sabihin yan, yung ating pagpili, ngayon, yung pipiliin natin ay hindi na sa kung anong tama at kung anong mali. Kasi minsan alam na natin yung mali. Pero ngayon, ang pinipili na natin ay yung mga bagay na ito ba ay makakahadlang sa akin o ito ba ay hindi makakahadlang. Minsan, ang usapin na po dito ay good versus better.
No? So mabuti po ang mag-aral. Amen. Mabuti ang magtrabaho. Amen. Pero kung oras na ng pananalangin mo, oras na ng pakikipagniig mo sa Panginoon, oras na ng Bible study, ano ang pipiliin mo? Eh, mabuting mag-aral. Eh, mabuti din mag-Bible study. So, ano ang pipiliin mo ngayon? Minsan iniisip mo, eh, kasi kailangan kong magtrabaho. Eh, kasi kailangan kong mag-aral. Kaya, hindi muna ako mananalangin. Magre-review muna ako. Gagawa ako ng project. Naalala ko po, mga kapatid, yung storya ng Panginoong Jesus doon po sa Luke chapter 8 verse 7 to 8. Basahin po natin ang kwentong ito. Ito po ay tungkol sa talinhaga na maghahasik, the parable of the sower. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and with it and choked it. But others fell on good ground, sprang up and yielded the crop 100-fold. When he had said these things, he cried, "He who has ears to hear, let him hear." So, apat po yan at didiscuss lang natin ay yung pangatlo, yung nahulog sa dawagan. Ano po, kasi pinaliwanag ni Jesus dito, ito po. And the seed which fell among the thorns, o nasa dawag, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked by worries, riches, and pleasures of this life, and they bring no fruit to maturity. So mga kapatid, eto na po yun. Ano yung mga nag-choke? Ano yung mga pumapatay dun sa pananampalataya? Ano yung nagiging hindrance? Eto po yung tatlo na yan. Yung worries, yung riches, at yung pleasures ng buhay na ito. Ano po ba yung worries? Pag-usapan natin yung mga hindrances na ito. Ano po ba yung worries natin? Minsan yan lang naman eh. Sabi po ni Jesus, di ba? Can all your worries at a single moment to your life? Ang pag-aalala ba ay nakakatulong sa ating buhay? Nakakadagdag ba yan ng buhay? Pag nag-alala ka ba sa pambayad, nadadagdagan ba yung pagbayad mo? Minsan lang, yan lang yung pag-aalala natin. Yan lang yung iniisip natin. Nag-aalala tayo sa maraming bagay, kaya pwede namang umabsent ng linggo, pero iniisip mo, ah, double pay yun. Maganda, ako ay a-absent muna ng panambahan kasi sayang double pay. Pero pwede naman sanang umabsent. Kaya lang, dahil nagwo-worry ka na baka wala kang kainin, mga kapatid, dumaan po ang pandemya. Sabi ko nga, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sa henerasyon natin dumaan yan. Kasi bakit? Mga kapatid, kung nakikinig ka ngayon at buhay ka, ibig sabihin, nung pandemya na wala halos trabaong lahat, naitawid tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para maipakita niya. Siya talaga ang source. Pantay-pantay noon eh, mahirap. No, mayaman, may pinag-aralan o wala, hindi makalabas ng bahay. Hindi basta makabili sa labas. Ano po? So, ibig sabihin mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hindi dapat tayo mag-alala sa buhay na ito, at ang mga alalahanin na yan ay maging hadlang sa pananampalataya natin na lumago. Dahil bakit? Kapag katapos ang buhay na ito, isa lang ang makikita eh, kung ano yung pinag-ukulan natin panahon, kung ano yung priority natin. Kasi lahat tayo, meron pa rin tayong hindi matatapos sa isang buong araw. Di ba po, lahat tayo ay may 24 hours a day. Kahit ano schedule natin, minsan di pa rin natin matatapos. And I will tell you, kukunin tayo ng Panginoon na may mga unsettled things pa rin. No, hindi matatapos ang trabaho. Hindi matatapos ang alalahanin. Sa totoo lang, patay ka na, pero kailangan ka pa rin pagtrabahuhan. Merong maghahanap ng libingan mo, merong mag-iintindi ng mga pampakain sa lamay mo. So, mga kapatid, kailangan maunawaan natin na huwag nating ubusin ang ating buhay sa pag-alala, at pinagpapalit natin ang mga bagay na para sa Panginoon, para lang sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, we can spend our lives chasing everything here on earth. Pero kapag hindi tayo naging matalino, mga kapatid, mapapahamak tayo. Tandaan nyo, kahit yung mga urgent na bagay, hindi yan yung mga importanteng bagay. Maging matalino tayo. Urgent ba yan? Pero importante ba yan? Tandaan nyo, ang pinaka-importante pa rin na dapat nating pagtuon ng pansin bilang mga Kristiyano ay yung buhay na walang hanggan.
Kaya mga kapatid, totoo ito eh, the urgent is not always the important. Amen? So pagkatapos ng worries, ano pang hindrances mga kapatid? Riches o kayamanan. At alam natin yan na sinabi rin ng Panginoon, di po ba? Hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang isa ay kakalimutan niya at ang isa ay mamahalin niya, paglilingkuran niya. Pero hindi po between God and Satan, kundi God versus money or riches. Kaya nga si Jesus mismo sabi niya, eh ano bang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero ano daw? Mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Amen. Kaya let's be mindful also sa pag-spend ng mga bagay-bagay. Maging kontento na tayo. Di ba po sabi ni Apostol Pablo, yung contentment ay isang great gain sa atin. No, matuto tayo mo kontento sa mga bagay na meron na tayo. Kung tayo nakakakain, may damit, may bubong na masisilungan. Kasi bakit mga kapatid, sa totoo lang, the more things we want, the more time we have to spend working to get them. Gusto natin mag-accumulate na mag-accumulate. Gusto natin makakuha ng makakuha. At kaya nawawalan na tayo ng oras sa Panginoon. No, kasi gusto natin yumaman ng yumaman. Gusto natin magkaroon ng ganito. Yung panayang add to cart mo, panayang check out mo. Minsan di mo naman talaga kailangan. Nagandahan ka lang. Amen. So susunod, ano pa pong mga hindrances? Yan. Ano pang hindrance? Pleasures of life. Yung kasarapan dito sa mundong ito o buhay na ito. Alam niyo po, one of the interesting things, mga kapatid, about Israel's history ay yung isang katotohanan na kapag sila ay pinagpapala lalo ng Diyos, the more they forget God at sila ay pumupunta sa idolatry. Ganun po ang Israel. So, pwede tayong kumain pero pwede yung pagkain natin mapuntang gluttony. No, pwede tayong matempt na sige pahinga pero yung pahinga ay sobra na. No, para sa ating mga Kristiyano, yung temptation sa pwede nating maranasan is more about how we will invest our time. Yung pleasures ng panonood, pleasures ng bakasyon, pleasures ng paglalaro sa cellphone. There's nothing wrong with relaxing, there's nothing wrong with playing, and there's nothing wrong with watching. Syempre, ano rin yung pinapanood mo at gaano ka sobrang katagal nanonood na yung panonood mo ay di ka naiinip, tapos kapag sermon ni pastor, naiinip ka. Ngayon, ang hanap ng mga tao, maiiksing service. Ay, dapat maiksi lang ang service. Pero pag manonood ng Netflix, ay nako, kahit 10 oras, namumula na yung mata, ayaw pang huminto. Naghahanap sila ng maiiksi lang na devotion. Naghahanap lang sila, mga kapatid. Magulos dili po tayo. Baka yan ang nakakahadlang sa atin, kaya hindi tayo lumagulago. Amen? At gusto ko idagdag ito, laziness, katamaran, o kawalan talaga ng responsibilidad o negligence. So mga kapatid, ang katamaran ay, ano, yan ang kalaban talaga natin. Minsan, hindi kasalanan ng, o kasamaan o hindi ang kaaway ang kalaban natin. Minsan, hindi pa yung takot ng mga pag-uusig. Samantalang nung mga unang Kristiyano, kamatayan, ang kalaban nila. Papakain sa leon, susunugin ang buhay, pero sumusuong, mga kapatid, hindi, walang ganun sa atin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. Tayo ay free na mangaral ng salita ng Panginoon, pero bakit ganito? No? Hindi yun ang kalaban natin, ang totoong kalaban, katamaran lang. O kaya talagang nilalagay natin sa pangalawa ang mga bagay na spiritual discipline sa dapat natin ginagawa, ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at sa mga pagtitipon-tipon. At alam ninyo, mababasa natin dito sa Biblia na akala natin hindi tayo nagkakasala sa pagiging okay lang at kampante at kung ano-ano lang ginagawa natin. Alam nyo ba, yung paglalagay ng ating isipan sa mga bagay na walang kabuluhan ang siyang nagbubulag sa atin at nagpupuno sa ating isipan ng mga bagay na patungkol sa kadiliman? Basahin po natin sa Roma Kapitulo 1, talatang 21. Sabi po dyan, kahit alam nilang may Diyos,
Hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang, sa halip ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Mga kapatid, kita nyo po ah, ibinaling nila ang kanilang mga pag-iisip. Ito po ay pumapatungkol talaga doon sa mga tao na talagang kapopuotan ng Diyos. Ano po? Kinapopuotan ng Panginoon. Ang sabi po dito, ibinaling kasi nila ang kanilang mga isip sa mga bagay na makasalanan ba agad? Hindi, walang kabuluhan. Kaya yung mga bagay na walang kabuluhan na iniisip natin, pinagkakaabalahan natin ng oras, anong ginagawa ng kaaway? Pinupuno ng kadiliman ang mga pag-iisip. Amen. Kaya nga napanalangin ng salmistang ito sa Psalms chapter 119 verse 37. Anong sabi niya dyan? Lord, turn my eyes from worthless things and give me life through your word. Turn my eyes from worthless things. So sinasabi niya sa kanyang sarili at prayer niya na rin, alisin mo Panginoon ang aking mga mata. So ibig sabihin, kung pinapaalis mo sa Panginoon, kinukusa mo rin talaga na ilingon sa mga bagay na makakapagpalakas sa atin at hindi sa mga bagay na makakapagpahina sa atin. At ano yon? Mga walang kwentang bagay. Kayo na ang makakasagot niyan. Ano ba yung mga walang kabuluhang bagay? Pag yung masasagot nyo ito, ito ba yung makakapagpalakas sa aking spiritual na pamumuhay? Meron ba akong mahihita pagkatapos ito? Anong magiging ganansya sa akin, lalo na sa aking spiritual walk? Amen? So pangalawa, anong gagawin natin? Una, take off all hindrances. Pangalawa, turn away from sin. Mga kapatid, totoong tayo binago na ng Panginoon. Totoong tayo ay pinaging matuwid ng Diyos. Wala tayong anumang naging ano dyan, naging participation dyan. Nung tayo niligtas ng Panginoon, lahat yan ay biyaya niya. But after that, yung sanctification, yung pagpapaging banal natin, yun yung meron tayong responsibilidad. Tingnan niyo po, sinabi ni Pablo dito, kailangan alisin natin eh. Tayo ang mag-aalis eh. No? Maliwanag dito. Sabi rito ng Colossians 3:1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamta ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag yun ang katotohanan na binuhay na tayo, born again na tayo. So tayo ay ano na, tayo ay talagang saved na. Pero pagkatapos ng being saved, ibig bang sabihin, pwede natin gawin ng lahat ng bagay? O kaya, Panginoon, alisin niyo po yung mga kasalanan ko. Ang gagawin ng Panginoon sa atin kapag tayo humingi ng tawad, patawarin. Pero mababasa natin sa verse 5, ito. Kaya patayin niyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagdanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So mga kapatid, makikita natin dito, tayo pala ang may responsibilidad nito, papatayin natin. So ibig sabihin, tayong gagawa ng pagkilos, talagang hindi na tayo pupunta sa mga lugar na tayo ay matutokso pa, hindi na tayo babalik ron. Amen po ba? So, tumalilis tayo, run away from sin. Alisin natin, no, yung mga bagay na hindi karapat-dapat, sa panalam natin yan. Amen? At pangatlo, let us run with endurance. Sabi po dyan, and let us run with endurance the race that is set before us. So, ibig po sabihin ng endurance ay talagang yung merong pagpapahinuhod at pagtitiwala sa Panginoon. So, sa original na translation po nito ay hupomone. At hindi po ibig sabihin na yung pasensya na ikaw ay uupo at wala kang gagawin at tatanggapin mo na lang, sige Panginoon, magdurusa po ako. Ako po ay ano na lang, kumbaga go with the flow na lang. Hindi po. Ang ibig pong sabihin ng run with endurance po dito, yung hupomone ay ito. Minamaster mo. Talagang binibigyan mo ng kaukulang pansin na kapag paulit-ulit, dati nagre-reklamo ka, dati nahirapan ka, ngayon ganun pa rin. Minsan pabigat pa nga ng pabigat, pero nakakangiti ka na. Ikaw ay patuloy na. Dati padapa-dapa ka pa, ngayon na-master mo na. Yun ang ibig sabihin yan eh. No, it is a determination.
unhurrying, hindi ka nagmamadali, pero hindi ka naman din nadedelay. You take it one step at a time, but surely yung hakbang mo ay hindi kayong padaskol-daskol, tiyak yung iyong pananampalataya na tinatakbuhan. Amen? Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa mga susunod na talata natin, paano ba tayo makaka-focus? Ano bang ating pag-focusan? O ngayon po na ako ay tinanggal ko na yung mga hindrance, ngayon yung mga kasalanan ay aalisin ko na, I will run away from sin, ako ay talagang tatalilis na sa mga kasalanan ko, at ngayon ay kailangan ko palang mag-run na may endurance. Ibig sabihin ko, inuto sa atin, magagawa mong tumakbo ng talagang may pagtitiis. Ano pong susunod natin gagawin? Tatlong bagay po before we close. Una, stay focused who Jesus is. Diyan tayo mag-focus. Sino ba ang Panginoon? I have different translations na inilagay po dito. Sino ba itong pinag-focusan natin? Napakaganda po ng mga nakalagay dito. Hebrews chapter 12 verse 2. Ano po yung Wycliffe translation? Sabi po diyan, beholding into the maker of faith and the perfect ender. Jesus. Wow, napakaganda nun. Ano pang sabi dyan? Sino si Jesus? Keeping our eyes on Jesus, who is He? The champion who initiates and perfects our faith. Wow, siya ang champion. Siya talaga yung magtatawid sa atin ng kalakasan ng Diyos. Kaya we need to cooperate with Him. We need to know Him more who He is. Because He is the one who initiates and perfects our faith. Amen? Ang sunod pa dyan sabi, let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. Hallelujah! And lastly, dito po sa God's Word Translation, we must focus on Jesus, the source and goal of our faith. Mga kapatid, patuloy tayo na tumingin sa Panginoong Jesus. Siya ang momentum natin. He is the momentum that sustains our perseverance to get from the start to the finish. Siya lang talaga yung kalakasan, hindi sa pamamagitan ng ating lakas. So dapat talagang ating ialis yung ating mga paningin sa likod. Talagang nakafocus tayo sa Panginoon. Amen? Let us keep our eyes on Jesus. Because we cannot continue to run an effective race by looking behind us. Hindi tayo makakatakbo ng maayos kapag tayo lumilingon sa likod. Magtitrip tayo, magfail tayo. In other words, si Jesus po, kaya tayo tumingin sa Panginoon, He is the starting line and the finish line of our faith. So ang Panginoong Jesus, talagang ano po ang kanyang ginawa sa atin? Yun ang pangalawang pagfo-focusan natin. Una, sino ang Panginoong Jesus? Siya ang nagpaumpisa ng ating pananampalataya. Stay focused on who Jesus is. And second, stay focused on what Jesus did. Ano po ba yung ginawa ng Panginoon? Mag-focus tayo doon sa lahat ng paghihirap na naranasan natin. Ang Panginoong Jesus, naghirap din siya. Ang sabi niya rito, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Jesus endured the persecution of the cross. Nakita niya, mga kapatid, he was able to see the end result of his suffering would mean the redemption of humankind. In-endure niya yung cross. Bakit? He endured the cross knowing the difference that it would make. Kaya nakafocus siya doon sa misyon na ibinigay ng kanyang amang nasa langit na kahit nasa gitna siya ng isang napakantinding pagdurusa. Pero hindi lang niya sinimulan. Etong matindi. He not only began the work but He finished it and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Kaya nga isipin ninyo, tingnan nyo isipin ninyo, ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. So, i-consider natin ang example ni Jesus, siya mismo, kaya wala tayong may dadahilan. Consider Him who endured such opposition from sinners. Sinong umuopaw sa kanya? Yung mga nilikha niya lang. No? Biruin ninyo, pero binata niya lahat yon at in-endure niya para sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So let us stay focused on who Jesus is, on what He did for us,
And lastly, stay focused on where Jesus is. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? And He is now seated at the right side of God's throne. E ano naman po kung siya ay nakaupo na doon sa kanan ng Ama? It means Jesus conquered death. Ang sulat pong ito ay naisulat pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. Ano po? So, basahin nga natin Hebrews 1 verse 3. Sabi dyan, after making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, ano yung implication nito? So, Jesus cleansed our sins on the cross through His death. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. And after that, ang sabi ng author ng Hebrews, nag-continue siya na si Jesus ay umakyat sa langit at siya ay umakyat sa kanan, kamay ng Panginoon, so that Jesus is seated at the right hand of God shows that death could not hold Him. Bumangon siya mula sa mga patay, hindi siya umakyat doon na kaluluwa at espiritu lang, hindi. With His glorified body, He conquered death. And one day, tayo rin, no? Kung hindi man tayo abutan ng rapture at tayo ay mailibing sa libingan, we will have this resurrected body. Dahil bakit? Ang Panginoong Jesus, pinagtagumpayan niya ang kamatayan at alam ko, tayo rin. So mga kapatid, kung ang Panginoong Jesus ay napagtagumpayan niya ang sanlibutan, napagtagumpayan niya ang kamatayan, na-endure niya yung krus, na-endure niya yung paghihirap, stay focused. Stay focused sa pananampalataya. Stay focused on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Amen. The author and the finisher of our faith. Sabi nung ating binasa kanina, napakaganda nun, beholding into the maker of faith and the perfecter of our faith. Amen. The perfect ender of our faith, who is Jesus. Kaya mga kapatid, anuman pong pinagdadaanan nyo ngayon, salamat sa Panginoon, nakikita niyang lahat ng bagay. Amen? Sige po, sa umagang ito, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Sa dami ng pwedeng bumagabag sa amin ngayong pong umagang ito, hinihiling namin, O Diyos, patuloy niyo kaming turuan na ituon ang aming paningin sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, saan man sila pumaroon ngayong araw na ito, anumang gagawin namin, mag-stay focused kami. Ano man ang paghihirap na aming nararanasan, O Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang inyong mga salita na napag-aralan namin ngayong umaga. Tumingin kami sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.